Isang napakainit na tanghali po sa ating lahat, mga kadigimix. And of course, welcome po sa ating channel dahil isa na namang unit o appliances ang ating gagawin sa tanghaling ito na po. Tanghaling tapat at sobra po ang banas ng ating panahon. Well, mga kadigimix, ang natanggap po natin ay isang bago pa na spin dryer, ano po ang ating muling titingnan at ibabahagi sa inyo ang kanyang problema dahil ito ay kadadala lamang po sa atin ngayong tanghali na isang binata na naglalaba, no? At ang likod po nito ay na-check ko na kung kaya ako po ay nag-decide na isama sa aking mga upload video diyan sa Digimix, ano, ang ating episode na ito. Makikita nyo naman po na halos wala pa talaga ang buwan pa lamang ang itinatagal ng ganitong klaseng appliances. Subalit ay may problema na po, ano. And para may sama po natin sa ating explanation, ayan, na-test ko na rin po ang running capacitor na ito, ano. Ang value po ay 4 microfarad at nagpalit po tayo para parte ng ating pagtest kung bumagal o bumilis. Wala pong nangyari, mga kadigimix. So dito po natin ilalahad at tutunghayan ang pagkakaiba ng mga bagong motor na nakakabit sa ating mga bagong binili na gaya nito na spin dryer o maging washing machine, ano po, ay parehas lamang po ang mga produkto na lumalabas ngayon dahil yan po sa pagkakaalam po natin ay alloy na or aluminum, ano, yung coil na yan. So i-compare po natin dito sa copper, ano, talagang napakalayo po ng agwat dahil yung mga dati pong washing natin or yung mga spin dryer ay tumatagal po ng halos taon sa ating kabahayan at napapakinabangan pa po natin, ano. Ayan po, ito po yung galing sa isang sharp na old model na kinalas ko dahil ang kahanya po ay bulok na at naitabi ko po, ano. So yan po ang pagkukumparahan natin ng ating motor ng spin dryer na ito na babaklasin po natin, ano, mga kadigimix. So muli po ay samahan nyo ang inyong lingkod, ang inyong kabalitaan, ito lamang sa ating channel. Sa Digimix TV channel, mga kaibigays, keep it here! Ayan, umpisa na po natin buksan. Baklas-baklasin ang spin dryer na ito, mga ka-Digimix. Grabe ngayon, ano, ang mga produkto ngayon ay halos talagang ano, wala nang quality. Ayan, kasi sabi, ano, ito mga gumagawa na yan, mga ganito klase. Yan naman ay kahit anong brand ay ganoon na po ang sistema. Kasi yan, yung spin motor natin, once na nawisikan ang kunting tubig at nagamit po natin, ay sigurado talok at hindi na po, ano, hindi na po as is o maganda ang ano yan, panigurado may problema na po yan, ano. Kita nyo naman kung gaano po kabago ito. Ayan po, mga kaibigan, ano, open na po natin. Tingnan po natin yung maigi kung gaano pa siya kakitab, ano. Talagang bago pa ang ating spin motor na ito. Pero subukan po natin, ano, at atin pong pandarin kung talagang mahina na po ang kanyang spin. Ayan, ito po. Ayan, and then i-on po natin ang switch. Ayan po, mga kadigimix, o. Apakabagal, ha?
Ayan, kayang-kaya po nating pigilan. Dapat yan ay hindi po natin mapipigil, ano? Dahil kung normal lang yung kanyang lakas, ay hindi po dapat mapigil ang ating kamayan. Subalit na yan, makikita nyo naman na kayang-kaya po natin, ano? Bibitawan natin. So, ganun ang problema niya po, mga kaibigan. Yan po ang ating titingnan kung ano na nga ba ang nangyari sa spin motor na ito. So, dyan lamang po kayo at stick around sa ating gagawing appliances na ito. Ang isang, alright, spin dryer. So, ayan na po mga mahal kong kaibigan na, no? Mga mahal na televiewers. Ayan na po at pinaplas na po natin ang tuluyan ang kanyang spin motor. Upang baklasin natin ang loob at may pakita ko sa inyo ang tunay na ano, itsura sa loob ng motor na ito. Ito po yung mag-redimix, ano? So, sa mga bago nating kaibigan na gusto matuto, ito po yung preno. Kadalasan, yan din ang nag-hold dito upang mapigil ang kanyang pag-ikot. At may mga marami ang pagkakataon na yan ay napuputol dito, no? At syempre, wala nang mag-hold. That's why, iipit po dito yan sa ating pag-spin, ano? So, hindi na po iikot ang ating motor. Isa sa mga nagiging dahilan ng problema din ng ganitong klase na mga unit, mga kaibigan, ano po. Tanggalin muna natin ang preno. Ngayon naman, pagka wala ka talaga ang, halimbawa, naputol na yung hibla na to, ano? Yan yung, ano, alambre. Pag matagal na, kinakalawang po yan at napuputol. So, itali nyo na lang dito kung wala talaga kayo. Kaysa hindi nyo magamit ang inyong mga, anong kailangan na ninyo, ano? Ay, itali nyo dito. Basta umangat siya ng ganyan at huwag maharangan ito na ating pag-spin, ano? Ganun lang kasimple ang pag-ganun yan. Paggawa na ang paraan. Ito naman yung clip, ano, para matanggal. Hindi nyo maalis kasi ito na anong yan hanggang maandyan yan, ano. So, nakaklip lamang po yan dito. Kaligimix, ha. Dito. Ipitin nyo lang upang ma-release na ang ayan, pagtanggal. Ayan, ha. Harang din kasi yan kapag hindi nyo ano, tinanggal, ano? At yung pagtanggal naman dito sa screw na to ay gamit po tayo ng number 8, ano? Dito sa laki ng head ng screw na yan at yung ano, yung lock naman ay ano yan, tingnan natin, o yan yung lock ay 10, alright? Oh, ayan, 8 at 10 ang pwede natin mga gamitin na open tools dito sa ating binabaklas. And then, iangat po natin ng kanyang ayan, tanggal na po natin, ano? So, ito na mga kaibigan, so na mga ka-regimix, natanggal na po natin at ito na po yung pinaka-spin motor ng ating dryer na ito. Ayan, no? Makikita nyo po yung wiring diagram, ano? Andyan din po, kitang-kita naman po. At ito mga ka-regimix, ang ginagawa namin, ito po binabaklas namin yan, ano? Minsan kapag may pamalit po kami ng mismong ano lang, motor, ano, ay pwede po itong gawin, ano, yung case nito malinis pa. So, ganyan po ang ginagawa namin, ano, ayan. Kukuha ka lang ng, ano, concrete nail at dito yan, pupukpukin, ano, na bumaon hanggang kumalas. Ganun lamang po ang ginagawa namin. Mamaya, papakita po namin sa inyo, mga kadigimix, ano. At tinest din natin yung, ano, sobrang baba na ng, ano, almost magwa na ang reading ng ating isang
motor ano yung red at yung blue. Talagang hindi na to ano gagana ng maigit dahil mag-iinit na po ng sobra ang ganitong klase ng motor po natin ano ng spin dryer. So mga kaibigan, so mga kadigimix ano, actual ano tayo test para maipakita ko din naman sa inyo ang reading ng anong ito ng spin motor. So ayon dyan sa ating wiring diagram, ang common po ay ang blue. Alright, so lagay po natin to spread natin at tingnan natin ano at yung yellow ay sa capacitor ano yan, starting ano at running yung red ano. So tingnan po natin mga kaligimix, ano po yung red. So yan, may almost ano po tayo 9 or 8 ano ang reading ng ating tester. Ayan, kita po ninyo. Ayan. Alright, so lumako tayo doon sa yellow na stopping. Yeah. Alright, ano nyo mga kaibigan guys, ano, sobrang halos ano na, pumalo na tayo sa zero na halos. Ayan o, kita nyo po. Oh, natumba pa. So nangangahulugan lamang ano, hindi po tayo we can no longer get the correct reading and the exact specification of nana ay good reading ano dahil yan ay pinag-gap plus ninyo ay hindi po tayo makaka obtain ng mula 18 ano 18 ohms hanggang 22 ohms ano, hindi po natin makukuha yan yung guided class po natin. So malinaw po, nasira po ang ating spin motor. Alright, yan no, yan okay lang sana to, pero pagdating dun sa running mga kaligimix, almost ano ang reading po natin ay 2 ano, something pa, may something, pero exacto na natin sa to ay talagang hindi na tama ang reading na yan ano. So yan po ang tingnan natin kung kaya pa natin ma-repair ang motor na ito, dahil ang pagkakaalam natin pagka ganyan at talupan yan at nagdidikit ano, kaya ganyan ang reading ng ating ano, dapat ano yan, mas high ang ano dito, mas mataas dapat to dahil ito yung running ano ng ating motor. So makikita nyo po at ito yung read ano, so starting. Alright, yan. Once again, wala po tayo dyan makukuha magandang reading kahit na pagbalik-balik ka rin po natin yan. So tingnan natin ang mga gawa natin dito sa spin motor na ito. So ito nga po ay mga ano na alloy ano, ay laman ito. Tingnan nyo naman ang pagano. So ayun, natanggal na po natin ang mga lock ano. Ganito lamang po yan mga kaligimix. Hindi ko na pinakita doon sa ano, gamit kasi ito. Ito yung nakadikit yan ano. Yung lock na yan. Pupukin nyo na ang ano, martilyo. Medyo dalapat dalawa kayo. Yan. Pupukin nyo yan na umurong ano. Ito yun. Kayang-kaya po yan. And, kung wala po tayong mga grinder, yun po ang ginagawa namin. Ano. Apat yan. Medyo mahirap nga lang pagka ikaw ay sulo. Pero kung may lalagyan ka, ayun, pwede po. Ito na, nabuksan na po natin. Ano. Dito pa lang ay kitang-kita na po natin ang pagka-alloy ano, ng coil na ito. Kaligimix. At talagang malalaki ang hibla. Alright. So ano na siya, hindi na maganda ang kalagayan ng ating spin motor na ito since ito po ay nag
na-test natin at nag-reading po ng napaka mahaba na nung isa, no? Kulang na lang, shorted na po ang ating ano, tingnan natin ha. Para may ano natin sa inyo ang kaibahan ng mga coil ngayon ng ni-rewind. Ayan o, kikita yung kiniskisang ko na yan. Ayan, kita-kita po. Hindi po siya tanso, ano? So once na yan ay natuluan ang kahit konting tubig, then pinunder po natin, ay nako, talagang yan, magkakaproblema na po yan. So yun o, mga kadigimix, pansinin po ninyo na may kulay green na yan. No? Ayan na. Ayan o, yung part na yan. Hindi ba makakita? Ayan na po. Hindi po tayo nagkamali na may natalop na. Ano? Nabalato na po ang natanggal yung insulation dito sa mga coil. So tingnan po natin kung marerepair po natin ang ganito, ano, kaya mataas ay mababa po ang reading ng isa, almost mag 1 na po ang kanyang yung kulay dilaw, which is yun po ang ating running sa ating motor, ano, ayan o, talagang wala na. Bahagya lang pong nawisikan ng tubig. Subukan pa rin po natin, ano? Dahil nagtitipid din naman na may-ari. Iwalay natin. Ika lang ang nabasa. Hindi may iwasan yun, ano? Ayan ang mga kanijimix, ano? Makikita po natin ang pagbabago ng reading niya, no? Tingnan po natin ngayon, ha? Dahil nahiwalay po natin ang yung mga nawala ng balat na kulay green. Ito. So tingnan na po natin ang reading niya ngayon. Alright. Ito po. Blue po natin ang line 1. Ang ating linya. Ito po. Dito tayo sa red. Ayan, makita niyo po. Normal po yan. Dahil almost na yan. Nasa tayo. Mga... 14 or 16 o hanggang ano yan, pwede pa ano, maski 17 pa yan. Okay, eto na dati yung kanina na almost mag 1 po tayo ng reading, ano, yung running po natin. Tingnan po natin ngayon. So ayan, normal na po, ano, asutin tayo. Alright, 10 ohms na lamang po, so mataas po siya, diba? So nakuha po natin ang kanyang problema. At sa sito nga po yun. Ayan, binaklas po natin. Ayan, mapapansin niyo po. Ayan, kulay green. Ito yung pinag-iwahiwalay natin. Pwede pa naman eh. Pwede pa to, na motor na to. Ayusin lang natin ang pagkaka tabi-tabi nila at malagyan ang insulation, ano? Para hindi po mag-reading ng ganon. Kasi pagka yung reading mo napakababa na, ay talagang almost ano na eh, mag-shorted na yung dalawang ano, yung running at yung line 1, ano, ay hindi na po pwede yun. Kaya napaka ano niya, di ba, mahina, umikot, tapos ano, kinapa ako, sobrang init po. So ganun talaga mangyayari, ano, sa try po natin ulit. So ang estilo ko po ay kumukuha pa ako na ang hibla, no, yung tanso talaga, yung copper, ano. Dahil hindi po natin may hinangan yan. Yung, kasi ang tendency, puputulin mo na lang para matanggal natin yung mga malulutong na parte, ano, ng coil na ito. So, kuha po tayo ng copper wire at ilagay po natin para mahinangan po natin. Ayan, no? Kahit paano may pagkakapitan na copper, DIY na lamang po ito, kalinimix. Kung talagang palitan na ang motor na ito. Ayan.
Problema nga lang, wala akong masking tip ngayon. So ayan o, may dalawa pa. At hinay-hinay sa pag ano nito, gawa ng napaka delikadong maputol itong mga to. Miss Maripere, nawala pa tuloy. Test natin, baka mamaya naputo lalo, ano? Alright, test po natin ulit. Okay. O, yun nga, naputol nga mga kalijimix. Ayan, ayan ang mga kalijimix, ano? Nadugtong na po natin, no? Ayan, no? Kita nyo po. Yung may LED na yan, may soldering lead, ayan o. So, tingnan natin kung good na ang reading ng ating ating ginawang spin motor, ayan. Ito po ulit yung line natin, ano, yung blue, ayan, line 1, line 2, ayan, at ito po ang starting natin, ang red. So, ito po ang reading niya. Ayan, meron po tayong 12, ano? At yung running natin ay so ayan, meron na lamang po tayong 9 or 8, ano? So, meron na tayo pag pinag-plus po natin yan ay magano yan? 21 or 22, no? Tama ba? Okay, 9 plus ayan, 12 plus 9, okay? So, palagay nyo, mga kanijimix. So, okay na ba? Siyempre, try natin mamaya, no? At lagyan na po natin ang insulator ang may tingga na yan. Basta ang mga sumusunod na reading ay good, ano? From 18. Pag pinag-plus po natin yung starting at yung running natin, kailangan po tayong makapag-produce ng tamang reading from 18 to 22, ano? Paglampas dyan ay paduda-duda na po yan, mga ka-digibix. So, tandaan po natin doon sa mga kaibigan nating bago pa lang. So far, wala na yata ang mga bago pa lang. Baka mas bitira na pa kayo sa akin, eh. So, yan, tingnan po natin kung kasi naman sa mga experience po natin ay tumagal pa naman. So, sayang, di ba, kung bibili na po agad ng bago. Medyo may kamahalan na rin po ang sanso sa mga panahong ito. Alright. Kung ano lang ang problema kapag binaklas nyo po ito, ay syempre, hanap po tayo ng tornilyo na panibago, ano, ng mga may lock. Pang may balik po natin dito, ano, mga ganitimix. DIY po tayo. So ayan mga kaibigan, ibalik na po natin yung pinagtanggal natin kanina, no? And, once again, test po natin ulit para makita nyo po ang pinagbago, no? Ang reading natin. Tapos, nabuksan po natin ang ating spin motor, ano? Inyo po lalala, almost ano po yung ano natin, yung ating kanina, almost 1. 1 ohm, ano? So, napakababa po. At tingnan na po natin ngayon. Once again, ang line po natin ay blue. And then, starting po natin ay red. Ayan. So, meron po tayong 12. At dun sa running,
Ayan, 8 or 9, no. So, okay na po, ano? Kapag yun, pinag-sama po natin at i-add ay na-obtain po natin, ano? Ang tamang reading ng good na spin motor. So, i-tornado na po natin ito, mga ka-DGMix. Kit mga ka-DGMix na. Ayan! Malapit na mga kaibigan. Matapos na rin. So yun na mga kaibigan, ano? Naikabit na po natin. O kaya nakausli pa yung mga wire, ano? At i-test po natin dito base sa ating kinalalagyan ay sili po natin ano ang spin dryer at isasaksak na po natin. Ayan, and 3, 2, 1. So yun, no? Ay, oh, ang lakas. Alagang okay na mga ka-DGMix. Mamaya po tingnan natin ang ibabaw, no? Doon po natin magandang makita. Pero dito pala nga ay ma-witness po natin na okay na po ang ating spin dryer, ano, yun po ang naging dahilan, yung pagka ano po niya, pag dikit doon sa kanyang mga coil, ano, at dahil palagay po natin ay nabasa at bagong-bago pa po ang spin na ito, spin dryer, ano, ayan, no, the well. Alright, o ayan, tingnan natin, kapayin natin kung mainit. So, wala. Normal na po ang kanyang ina. Hindi makita ng tubig. Alright. Sleep po natin dito, no? Kaliginips. Ayan, no? Ayan, para safety, no? Kung sakaling magkasaman ay at least may, ano, over tayo, no? Para ibigan. So yun na po mga ka-DGMix, ano? So mga kaibigan natin, minsan pa pinatunayan po ng video na ito na kapag may tiyaga po tayo ay magagawa po natin, ano, ang ating gustong gawin. At this time ay nagawa po natin, natsyampahan po natin na makuha yung mga putol niya at yung nagdikit. So nagawa po natin. So, our final touch ay test po natin ulit at makikita po natin na mabilis na po ang pag-speed. So of course, ito na po ang ating final touch sa ating spin dryer na ginawa mga kaibigan, mga ka-DGMix. And yun pong naalala yung last nating ginawa, yung switch naman ang problema, no? Yung ito. Alright. So test na po natin and 3, 2, 1. Yan, nagsaksak na po tayo at i-on po natin ang switch. So ayan. Testingin po natin. Ayun, no? Lakas na mga ka-DGMix. Ikaw natin. Lakas na lang ng pre, no? Hindi matyempo tuloy. Alright, okay. So, okay na po ang ating spin dryer, ano? Ayan. Maririnig nyo naman po, no? Ang lakas. Ayan, no? Alam mo, tempo natin kasi lakas ng preno, mga ka-DGMix, no? Ayan. Ayan, no? So, okay na po, mga ka-DGMix, ang ating, ano? Dryer! Alright. Po mga kaibigan, ano, mga ka-DGMix, maraming salamat po ulit sa inyong patuloy na pag-subaybay sa ating mga vlogs.
dito lamang po sa ating DigiMix TV channel. And of course, sa lahat po ng gusto magpa-shoutout ay ayan, shoutout po sa inyo lahat. At may shoutout portion po tayo na dapat ating doon marinig ano, ang ating mga pangalan. Maraming salamat po at magpalain po tayo ng ating pong may kapal at sa lahat po ng ating gawain, mga activity. Ayunahin po natin ang may kapal dahil siya po ang nakakaalam ng lahat. Thank you and enjoy the rest of the day.